What's up, Ethical Nation? Right now, andito kami sa Samkara Hotel and Resort. So, hindi ko pa nabibidyohan yung unahan, pero I think ano pa siya, hindi pa siya tapos kasi ayun, kung makikita nyo doon, ayun, yun, na may meron pa silang ginagawa. So, right now, andito kami celebrating our 3rd anniversary ng bebe girl ko. And first time ko rin makapunta dito. So, ayan yung itsura niya. Dito yan sa Lokban. Mahay-hay yata ito. Hindi ko sure kung mahay-hay na ito. Pero, munti ka na kami maligaw kasi sumobra kami ng punta. Kasi, alam mo naman, Waze, di ba? Masyadong mapapagkatiwalaan natin yung Waze. Sumobra kami, lumampas kami. So, in this video, itutur ko rin kayo dito sa loob nito kung hanggang saan namin kaya para at least pagpunta kayo dito sa Lokban, isa to sa mga pwede nyong puntahan. Kasi, first time ko lang rin namin pumunta dito. So, yun. So, ito yung dining place niya. Meron pa siguro doon, mga room yata yung mga yan. So, dito kami nakapwesto. Habang naghihintay kami ng pagkain, di chine-check namin. Siguro ang romantic nito pag sa gabi. Ewan ko lang. Kasi yung style niya, oh, pansinin niyo, payaman. Diba? Power, diba? So, ayan, yung dining place. Merong view, pero sakto lang. Ayun, meron pa dun sa loob. So, bago tayo pumunta dun, since andito na lang rin naman tayo, tingnan natin yung view. Ayan. Yan ang view niya. Palayan. Tingnan natin dito. So, yun. Maganda rin. Peaceful place. Ito yung mga type ng place na gustong-gusto ko kasi tahimik. And nasaktuhan namin ngayon. Since networker tayo, payaman tayo. Monday ngayon, anniversary namin. Walang tao. Monday na Monday. At saka January pa. So, walang mga tao. Since payaman tayo, time and financial freedom, di ba? Power. Okay, so punta tayo dun sa ano. Sa kasunod. So, talagang ano siya, no? Parang team na team niya is yung talagang culture dito sa Quezon. So, medyo umaambun-ambun ngayon. Pero ano pa naman, manageable. And once again, mga power, mga payaman, hindi ako magaling sa mga tour videos na to. Kung ano lang yung nakikita ko, yun lang yung binivideohan ko. So, pagpasensyahan niyo na. So, yan, tindahan. Power. Siguro bibili kami dyan mamaya. Natali ko. So, ito itsura ng dining niya dito sa loob. Reception yata yun. Oo, reception yun. So, yan. Diba? Dahil power pa yaman ako, mahuhuli yung entrance. Diyan kami nang galing. Diyan yung entrance. Ito may mga birdies. Ang ibon to. Walang nakalagay. Basta yun na yun, ibon. May kulay na ibon. Tapos dito, pwede rin dining place. So, hindi siya maganda kapag maulan. May mga doggies. Hindi kasi ako mahilig sa mga pet eh. Hindi ako mahilig sa mga pet na hayop. So, ayun. Kaya meron kaming aso sa bahay pero bantay lang yun. Kailangan namin kasi yung mga magnanakaw. Mga payaman na magnanakaw eh. So, ayan. So, later on, video ko dito ng kung ano-ano walang kakwenta-kwentang bagay. Eh, meron pa doon sa baba. Hindi ko masyado napansin kanina. Ay, meron pa dun. Parang makapag-relax. Hindi yata dito yung daan. Dun sa kabila. Ayun yung daan. So,
ano pa? Ano pang meron dito? So, hindi pa kami napunta doon. Siguro mamaya pagkatapos namin kumain, nag-video lang kami para ano, para habang naghihintay kami, hindi naman kami maboring. Dito na kami sa labas. So, yan yung entrance nila. Diba? Nauna yung loob kesa dun sa labas. Ganun ako kagaling gumawa ng mga tour video vlog na yan. So, anniversary namin ito. Power. Mali pala yung dinaanan ko. Then end na pala yan. Nyek. Bawal pala pumunta dito. Ang ganda. Ang linis ng tubig, oh. Ngayon na lang ulit ako nakakita ng ganito kalinis na tubig. De, joke lang. So, ayan mga payaman. As you can see, hindi pa talaga tapos. Ayan, ang dami. Ang dami pa nilang ginagawa dito, tsaka dito. So, marami pang madadagdag dito in the future. Siguro, estimate ko mga 1 to 2 years bago ito makompleto talaga. Para akong engineer eh, no? Nag-estimate. Okay, so konti na lang. Matatapos na natin tong tour na natin dito. Ang pinakamasarap na part dito, yung kainan eh. Andito na yung isa sa mga pagkain namin. Power. Sarap. Ang bebe girl ko. Hello, baby. Hello. Hi, baby. Ganda ng hair ko. Ang haba na ng hair ko. Haba ng hair. Tinan mo yung araw. Nasa likuran ko yung araw. No? Papansin. Dito natin. Haba ng buhok ko. Grabe. Papahabain ko pa kaya to. Hanggang dito. Bagay kaya sa akin yun. Dito na yung pagkain namin. Grabe to, partner. Power to. Saan ka nakakita ng ganyan? Power yan, bro. Pagkain ng payaman, bro.
Grabe, may shake pa. May melon, bro. Power to, bro. Mga payaman lang ang kumakain ito, bro. Madilim yung video mo. Hindi yan madilim. Mukha lang yan madilim. Power, bro. Power yan. Days later. One week later. Okay, so ayun, tapos na kaming kumain, tapos na kaming gumala, tapos na kaming mag picture taking, tapos na kaming mag vlog. Ay, ito na yung huling video bago kami umuwi. So today pa. Oo. Alas 5 pa lang. Magsi-6 pa lang. So today is our third anniversary. So sabi niya nga 3 taon na kami naglolokohan. Pero at least successful yung lokohan namin kasi umabot ng 3 taon. Ang cute daw nung picture niya. So ilalagay na lang namin rin yung picture na yun dito sa vlog na to. So ayun, hindi ko alam kung ano talagang sasabihin ko tungkol dito. Gusto kasing, alam mo yan, yung tuwing gagawa ako ng vlog na naggagala lang ako, gusto ko yung, meron akong sasabihin matino. yung parabang may lesson. Diba? Eh alam niyo naman, ganun yung mga videos na ginagawa ko. So gusto ko talaga meron matino. Pero wala akong masyadong maisip. Nag-iisip ako ng about sa, may kinalaman sa relationship siguro. I'm no relationship expert kasi as you already know kasi sabi ko nga lang 3 taon pa lang naman kami and hindi naman ako relationship expert, pero siguro na lang para sa inyo mga networkers out there na meron kang karelasyon, so yun na lang para sa inyo na lang. Huwag natin muna, even naman sa mga single, para at least prepared din kayo. So makaka-relate sa akin dito is yung mga matatagal na rin na sa relationship nila, networker ka man o hindi, doesn't matter. Hindi naging smooth yung relationship namin ni Grace. Nagbablog din siya doon. So, hindi naging smooth yung relationship namin. Marami kaming pag-aaway every single day. Sa totoo lang, every single day nag-aaway kami. So, hindi perfect. Hindi siya smooth. Pero, bakit umabot pa rin kami ng ganito katagal? Kasi nga, siguro, maturity. Siguro, yun yung naisip ko. Tsaka, proper communication. Kasi, wala namang, tawag dito, siguro, wala namang problema na hindi nadadaan sa magandang usapan. Pag parehas ng party, ikaw, tsaka yung ka-relationship mo is willing makipag-usap ng matino. So, yun yung iniisip ko, isa sa mga, kumbaga parang reason kung bakit kami nagtagal. Yung understanding sa isa't isa. Marami kaming, actually, sobrang dami namin pagkakaiba kaysa pagkakaparehas namin. Kaya tama nga yung sinasabi na opposite do attract. So, totoo yun. Tama yun. Kasi halos, sobrang dami. Hindi ko nga, ngayon nga iniisip ko kung ano-ano ba yung pagkakaparehas namin dalawa. O tama, 'di ba? Ang dami, 'di ba? So wala, halos wala yung mga paborito kong pagkain, ayaw niya. Paborito niya, ayaw ko. May mga lugar siyang gustuhan puntahan, ayaw kong puntahan. Gusto kong puntahan, ayaw niyang puntahan. Ako may liga ako magbasa, siya hindi. 'Di ba? Alam mo 'yun, ang dami naming differences. Pero most of the time, yung mga couples na ang daming similarity, sila yung madaling nagbe-break. Siguro, hindi naman sa lahat ng oras, pero sa napansin ko, sa mga friends ko, sa mga kakilala ko na maraming similarities, madalas sila pa yung nauunang mag-break. And once again, hindi kami perfect na couple. Marami kaming flaws, marami pa kaming hindi kami relationship goals. Every single day nag-aaway kami. Kumbaga yun yung kumukompleto sa mga araw namin. Pag hindi kami nag-aaway sa isang araw, gagawa kami ng dahilan para mag-aaway kami. Yun. So,
Pwede nyo rin gayahin kung gusto nyo. yun yung ginagawa namin. Para tumagal yung relasyon, kailangan mag-aaway kayo everyday. So, yun yung tip number one. Diba? So, hindi, joke lang. Depende kasi sa inyo. Kaya kami madalas mag-aaway kasi nga, hindi madalas eh, palagi. Kasi marami kaming differences na hanggang ngayon, hindi pa rin, meron talagang mga bagay na parang hindi siguro talagang maaayos pagdating sa inyo. Yung meron kasing mga bagay, for example, ako, madami akong ganung bagay na kailangan para kami magkasundo, kailangan gawin niya to, kailangan maging ganto siya. May mga bagay na hindi talaga ganun eh. Pero paulit-ulit ko na lang nire-remind din yung sarili ko na power pa yaman tong tong quote na to, na I love you despite of is much better than I love you because. Power! Payaman! Ang lupit nun, bro! English yun, bro! So, yun yung palaging nire-remind ko sa sarili ko. I love you despite of. Ibig sabihin, mahal kita kahit na. Kahit na ganyan ka, kahit na bugnutin ka, kahit na tupakin ka, kahit na abnormal ka, kahit ganyan ka, mahal kita, tanggap ko yan. Kesa dun sa mahal kita dahil kinikilig daw siya. Mahal kita dahil ganto ka, dahil maganda ka, dahil mabait ka, dahil alam mo yun, kung ano-ano pang mga reason. Kasi madali yun eh. Diba? Madaling sabihin sa tao, mahal kita kasi maganda ka, pogi ka, sexy ka, macho ka. Madaling sabihin yung mga bagay na yun. Pero ang hirap sabihin ng mahal kita kapag ka lumalabas na yung totoong ugali, na andyan na nagsisimula yung disagreements, misunderstanding, 'di ba? Doon mo na nakikita na, especially pag babae, 'di ba? Mga lalaki, alam ko makaka-relate kayo. Tupakin, 'di ba? Pag tupakin yung jowa mo, normal 'yun sa mga babae na tupakin talaga sila. Hindi ko alam kung bakit, pero ayoko nang tanongin, ayoko nang mag-isip kasi sumasakit lang yung ulo ko. Basta ako na lang yung mag-a-adjust. Mayroong mga bagay na, pero hindi sa lahat ng oras ikaw yung mag-a-adjust. Ito mga sinasabi ko, by the way, based on experience to ha, hindi to based on theory, nabasa ko, narinig ko lang kung saan. Based on my experience, hindi sa lahat ng oras ikaw mag-a-adjust. So, kailangan i-explain mo din sa partner mo. Especially kung networker ka, very important na yung partner mo is hindi naman necessarily na susuportahan ka o gagawin yun rin yung business. Hindi naman ganun eh. Kumbaga, kailangan nang iintindihan niya kung bakit mo ginagawa, and para maintindihan niya, isa sa mga suggest ko is heart-to-heart talk. Hindi yung i-explain mo sa kanya in a way na pinipilit mo siyang maintindihan, hindi yon. Kumbaga, heart-to-heart talk, for example, ayaw nung jowa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, asawa mo yung business, pwede mong sabihin sa kanya na, honey, kung ano man tawagan nyo, hindi yun ang tawagan namin, by the way, kung ano man yung tawagan nyo, pwede mong sabihin sa kanya na, pagbigyan mo ko kahit 6 months na gawin to, itong business, subukan ko lang for the next 6 months, kahit hindi mo ko supportahan, kahit hindi mo ko pondohan, or kahit di mo to gawin na business, kumbaga parang, pagbigyan mo lang ako, susubukan ko lang siya. At kung wala man mangyari within the next 6 months or 1 year, titigil na ako. Okay, para hindi na natin to pag-usapan. Pagbigyan mo lang ako. Simple as that. Di ba, sabihin mo lang sa asawa mo, wag mo na kasing awayin, nakaka-explain na yung alam mo yun, yung inaaway, madalas kasi hindi ito na ituturo sa, mga networkers. Inaaway yung asawa, minsan pa nga sinasuggestan pa ng apply na makipag-break na. Isipin mo yun, napakalaking katangahan nun. So hindi siya worth it. Break ka na daw kasi focus ka lang daw sa business. Kalokohan yun. Diba? Kailangan kausapin mo, kailangan magkaroon kayo ng pagkakaintindihan. Hindi naman kailangan necessarily na 100% support yung partner mo. Pero pagbigyan ka lang niya para hindi ka niya i-negative. Yun lang naman yung importante doon, kasi malaking bagay din kapag ka ni-negative ka nung partner mo. Nakaka-apekto talaga eh, di ba? Kahit naman siguro ako, kapag ako i-negative nito, maapektuhan din ako eh. Kasi nung nag-start ulit ako nung business, ilang beses na ako nag-fail sa network marketing, and siya ayaw na talaga niyan maniwala. ayaw na niyan mag-network. Hindi na yan naniniwala talaga. Pero yun nga, pinilit ko lang talagang patunayan na meron talagang mararating, meron talagang magiging magandang result.
So nagtuloy-tuloy lang, and then fast forward doon, ito na nga, eh, dalawa na kami. So siya na, ginagawa na rin niya yung business. So though siya yung nasa product sales part ng partnership namin, 'di ba? Ako yung nasa network. So at least ganun pa rin, kahit hindi siya nagne-network siguro sa ngayon. Ewan ko diyan kung anong plano niya sa buhay niya. Pero ngayon nasa product sales siya, ako nagne-network, networker talaga ako eh. So doon kami nagpa-partner. Diba? So sa inyo mga sa mga relationship, sa mga kung ikaw pinipigilan ka ng partner mo, kausapin mo lang in heart to heart talk, pagbigyan mo lang ako. 'Di ba? Huwag mong awayin, huwag mong convince na hindi maganda 'to, power dito, payaman dito kasi yung mga apply namin payaman. Hindi siya ganoon nagwo-work. Okay, mas lalo kang hindi maiintindihan yung partner mo. Kausapin mo lang siya in a peaceful way. So kahit na hindi mo ako suportahan, basta hayaan mo lang ako na gawin 'to. Okay, so yun lang sa ngayon yung maire-recommend ko kasi padilim na ng padilim, kailangan na naming uwi. Siguro gawa rin na ako ng hiwalay na video regarding dito. Actually, isa sa mga topic ko yun eh, nagagawa ko ng video regarding dito kapag pinipigilan ka ng family mo. Hindi lang partner, hindi lang relationship partner, kundi na rin family mo, parents mo, kapatid mo, o kung sino pa man. Gagawa ko ng hiwalay na video regarding dito. So for now, yun lang muna yung maiaano ko sa inyo, masasabi ko sa inyo. Because I hope marami rin kayo natutunan kahit papano. So that's it, ito na yung tapos, pagtapos na ng aming vlog dito sa Samkara, dito sa Lukban, Mahayhay yata to, hindi ko alam kung saan, basta napakalayo sa amin ito. So yun, I hope marami kayo natutunan guys, make sure apply nyo lahat ng mga natutunan nyo, like nyo yung video na to, at kung hindi ka pa nagsusubscribe, magsubscribe ka na para power payaman tayo. Okay, so bye bye, see you. Payaman power ba? Power ba? Kaya man. So, once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka. And i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So, once again, thank you sa panonood mo. And see you!